Hello guys, gagawa po tayo ngayon ng palabok. Ang palabok po na gagawin natin ay ala Jollibee special daw. So ito try po natin kung paano maging special ang isang palabok. So gagamit po tayo ng yung bihon na medyo maninipis ang hiplano noodles. Yun po ang gagawin natin palabok. So kailangan lang po natin ibabad sa tubig para po magkalas-kalas ang noodles niya isa-isa. At saka natin ibablanch doon yun sa kumukulong tubig. So ito na nga, gumamit tayo ng acuity oil. Yung acuity seeds po ay pinakuluan ko sa mantika para po lumabas talaga yung pinakalasa niya, pinakalasa, pinakakulay niya. Ayan. So nag-isa po tayo ng maraming bawang kabarangay. So ano lang po natin, gisa lang po natin at medyo itusta po natin yung bawang para po maglasa niya siya doon sa pinakasos natin. Ayan. Shout out po sa lahat ng aking mga taga-subaybay at sa mga aking mga subscriber at sa mga manonood po, mag-iingat po tayo palagi. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ayan mga kabarangay. Ayan, mag-isa din po tayo ng sibuyas. Palabok na po ito mga kabarangay. Ito po yung palabok na nabibili po natin sa kalye. So, sa kanto, sa mga tindahan, pag tuwing umaga, nag-almusal tayo. Ayan, ganito po ang proseso. Kaya lang medyo sa tindahan, medyo kulang yata sila sa ingredients, kulang sa kagaya ng giniling. Siyempre, negosyo, 15 pesos lang naman. Kaya medyo tinitipid nila. Ayan, maglagay po tayo ng giniling. Gigisa po natin maigi ang giniling na siguradong mawala yung pinaka-lansa, lansa nung ano natin, karne. Gigisa lang po natin ang maayos. So maglagay din po tayo ng shrimps cube. Or kung walang available na shrimps cubes, so pwede na ano, chicken cubes or beef cubes. Ayan. So naglagay din po ako ng mga 16 cup na tubig. Yan po. So ang pampalapot po niya, so naglagay po ako ng isa't kalahating cup ng cornstarch at isa't kalahating cup din ng flour or harina. So kailangan paghaluin siya. Ganito po ang diskarte ko. Paghaluin ko po siya, yun ang gawin kong pampalapot. Kasi kung cornstarch, purong cornstarch lang siya, eh pag lumamig na kasi yung sauce ng palabok natin, medyo nawawala yung lapot, medyo nagtutupig. So para hindi mawala yung lapot niya, maghalo po kayo ng harina at cornstarch, maghaluin nyo. Siguraduhin nyo lang na ihalo nyo maigi para hindi siya mamumuo. Kaya salain nyo bago ilagay doon sa sauce pang palabok. Ayan. Cornstarch po at harina, paghaluin po natin, gawin po natin pampalapot para maiwasan po yung paglabno ng sauce natin pagkasakaling malamig na. Ayon lamang po sa aking diskarte, pero nasa inyo pa rin po yan kung anong diskarte nyo. Pwede rin purong harina, pwede rin purong cornstarch, depende po sa inyo kung anong madali sa inyo. Ayan. So saktuhin lang po natin ang lapot kasi pag over naman sa lapot, hindi rin maganda. So pag medyo malabno naman, hindi rin maganda. Medyo tama lang po ang picture ng lapot natin para maganda ang dating ng sauce ng palabok natin. Tsaka yung kulay. Yan. So ngayon, makikita nyo yung binabad ko na noodles kanina, yung palabok natin, yung pancit bihon na maliliit ang hibla niya. Ibablanch ko siya sa kumukulong tubig. Ayan, nagayan yan. Binablanch ko siya. Binubuhusan ko siya ng kumukulong tubig. Kasi kung idirekta mo siyang pakukuluan, baka mabdurog yung noodles natin. Pangit naman. Magiging pangit ang labas ng ating palabok pagkadurog ang noodles. Kailangan buhok pa rin siya pag kinain. Ayan. Ibablanch lang natin. Buhusan lang natin ng kumukulong tubig. So sa sauce na ginawa ko, nag-additional din po ako ng durog na chicharon. Yung nabibili po sa palengke, chicharon powder. So medyo konti-konti lang kasi kung marami, nag-iiba rin po ng lasa. Ayan. So
So ilagay na natin ang ating noodles. Pero nag-separate na po ako dito ng sauce pang toppings po mamaya pag nilagay sa na sa ating party plate. Ayan, halu-haluin lang po natin na makot ng maayos yung ating noodles sa lahat ng sauce. Yun. Ala Jollibee na. Ang dating ng ating palabok ala Jollibee. So ano na po siya, okay na po siya. Ilalagay na po siya sa natin siya sa lalagyan. Tsaka po natin siya lalagyan ng toppings. At huwag na niyo pong kalimutan na maglagay ng tinapa, dinurog na tinapa kasi 'yun talaga ang nagpapalasa ng palabok. Maliban doon sa chicharon. Tinapa talaga ang the best. May nabibili din po niyan sa palengke, durog na siya. Pero mas maganda kung pure tinapa na ikaw mismo ang magdurog. Ikaw mismo ang proseso. Kasi yung nabibili sa palengke, alam naman natin, sure kung anong klaseng tinapa yun. Ayan. So ibubuhos na po natin ang nakaseparate kanina na sauce. Kasi sumisipsip naman ng sauce yan kahit gaano kadami ng sauce sisipsipin po ng noodles. So ang chicharon po na binili ko, so para talagang lumutong, nirefry ko po, inulit ko po yung paggano niya, pinirito ko ulit para lutong na lutong. Ayan, tsaka na po natin didikdikin at dudurugin, tsaka po natin itatoppings. Ayan, so naglagay na po tayo ng tinapa. Ayan, tapos yun yung chicharon ngayon ang ilalagay natin pagkatapos ng tinapa. So depende sa inyo, pwede chicharon ang unahin, pwede yung tinapa. Para pahaluin din naman yan eh. Ayan, tsaka maglagay po tayo ng toppings na itlog. Ito po ay order po sa amin, isang party 3, bali 2 kilos na pancit bihon na ginawa nating noodles. Pancit bihon na ginawa nating palabok pala. Yan. So naglagay din po tayo ng hipon, pero depende po sa inyo, kung wala tayong available na hipon, okay na yan kahit itlog lang. Hindi rin po tayo magdagdag ng pusit. Depende po sa kakayahan yung budget, kung ano pwedeng ilagay. So ayan, naglagay na po tayo ng spring onion. So ganyan lang po ang pinakasimple natin na palabok. Mga kabarangay, maraming pong salamat sa iyo panunod. Pag-ingat po tayo palabi sa araw-araw. So ayan lang, kasimple mga kabarangay ang ating pinaka-the best na palabok.